Magsasaka ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Ang top at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa ating mga kamo-familia, mga kabangsamoro farmers, fisherfolk, and agrarian reform beneficiaries. Ito po ang Mapper Farm Updates, hatidya inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform sa pamuno ni Minister Dr. Muhammad S. Yacob. Ako po ang inyong lingkod, Naima Mamisel, na nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa isang buong oras na programa ng Mapper Farm Updates na mapapakinggan tuwing Huwebes mula alas 2 hanggat alas 3 ng hapon sa mga radio station ng Radyo Bandera 105.3 at sa bayan din napapakinggan sa DXMS Radyo Bida 882, Voice FM 92.1, Radyo Natin 95.9 at sa DGME
1530 Capitol Broadcasting Center, Manila ang himpilang may paninindigan. At live din po tayong napapakinggan sa ating Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at sa Maguindanao Sky Cable. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 16 na po sa buwan ng Marso, kung saan pinagdiriwang pa rin natin ang buwan ng Marso bilang Bangsamoro History Month. Sa hapong ito, iadid namin sa inyo ang mga makabagong kaganapan sa loob ng Mafar at Bangsamoro Region sa pamamagitan ng balitaan, talakayan at price monitoring. Magbabalik po kami para sa ating news pagkalipas lamang nito. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng tatlong flagship program, ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. ISDA o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo, Dadako. O Land Distribution and Development for the Upliftment of Poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Para sa ating mga balita mula sa Central Office, DABFAR, itinatag ang isang linggong selebrasyon conservation ng mga pating at pagi. Ang detalye sa report ni Ma'am Connie Canlas. Ang Pambansang Kagawarang Pang-agrikultura at Kawanihan ng Pangisdaan at Yamang Tubig, DABFAR, bilang matagal nang katuwang sa pag-iingat ng magkakaibang populasyon ng pating at pagi, ay nakikiisa sa bansa sa pagdiriwang ng Shark Conservation Week mula Pebrero 27 hanggang 4 ng Marso taong 2023. Bilang isang kickstarter, isang press conference ang ginanap sa Maynila noong Lunes, 27 ng Pebrero, kung saan itinampok ang katayuan at mga hamon sa pag-iingat ng pating. Gayon din ang suporta ng gobyerno para sa pag-iingat ng pating sa Pilipinas. Ang Executive Director NGOs for Fisheries Reform na si Mayette Rodriguez, Executive Director at Chief Mermaid of Save Philippines Ana Oposa at DABFAR Chief Information Officer Nazario Briguera ang dumalo sa nasabing event. Ang Shark Conservation Week ay isang selebrasyon ng biodiversity ng mga species ng pating at ray ng Pilipinas na may layuning makapasa sa isang pambansang legal na balangkas na nagbibigay daan sa mas malusog na marine ecosystem at mahikayat ang katatagan ng ekonomiya at napapanatiling kabuhayan. Ang nagsisilbing highlight at culmination ng Shark Conservation Week ngayong taon ay ang pagsasagawa ng 4th Shark Summit, isang 2 araw na seminar workshop kung saan ibabahagi ang mga paksang may kinalaman sa pating sa mga stakeholder. Hashtag Sharkada, hashtag Conserve Philippine Sharks. Ang impormasyong ito ay hango sa silid pang balitaan ng DABFAR National Office. Maraming Anet Kita, Servisyong Bangsamoro, Connie Canlas, nag-uulat.
Samantala, mula naman sa regional office, Minister Yakob nakipagpulong kay DA Yusek Panganiban. Ang detalye sa report ni Ms. Nesrin Talib. Personal na nakipagpulong noong 23 ng Pebrero taong kasalukuyan ang opisyales ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pangunguna ni Minister Dr. Muhammad S. Yakob at ng Department of Agriculture sa pamamagitan ni Senior Undersecretary Domingo F. Panganiban. Layunin nito na mas paigtingin pa ang partnership sa pagitan ng DA National at ng Ministeryo tungo sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programa ng DA sa Barm Region. Tiniyak naman ng DA National sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Ministeryo na magagamit sa tamang paggagamitan ang pondo at programa para sa mga mamamayan. Sa naturang pulong, inatasan ni Yusek Panganiban ang DA Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering na makipagpulong sa mga focal persons ng MAFAR Barm upang ma-finalize ang mga dokumento at budget allocation na ilalaan sa ministeryo. Sa ilalim ng Republic Act 11936 o ang 2023 General Appropriation Act, nasa kabuuang 493,000,065,000 ang pondong inilaan alinsunod sa agricultural development sa Barm Region. Ang nasabing pondo ay direktang i-release sa MAFAR Barm para sa pag-implementa ng agricultural development programs kapag naisumiti na ang special budget request ng DA sa Department of Budget and Management. Ang 493 million ay ilalaan sa mga sumusunod na Barm programs: 253 million for National Rice Program, 146.2 million for National Corn Program, 13.3 million for National Livestock Program, 24 million for High Value Crops Development Program, 14.8 million para naman sa National Organic Agriculture Program at updating of the RSBSA na mayroong 41.69 million. Yun po ang kabuuan ng ating mga balita mula sa regional office. Magbabalik po tayo para sa ating provincial news pagkalipas lamang nito. Alam nyo ba na ang milkfish o bangus ay tinaguriang pambansang isda ng Pilipinas? Isa ito sa mga itinuturing na pinakamasarap at pinakapaboritong isda dahil sa taglay nitong malinamnam na lasa. Bukod dito, ito ay mayaman sa protina at iba pa na mainam para sa ating katawan. Ang bangus ay may scientific name na Chanos chanos at nag-iisang uri ng isda sa kanyang kinabibilangang pamilya na tinatawag na Chanidae. Ito ay uri ng isda na filter, benthic, surface, daytime feeders na umaabot sa habang 1.8 metro at bigat na 14 na kilo sa loob ng 15 taon. Ang bangus ay maaaring mabuhay sa tubig alat, marine water, tubsing, brackish water o tubig tabang, fresh water sa pagitan ng 0 hanggang 60 ppt parts per thousand na salinity. Ano-ano nga ba ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng bangus? Ang bangus ay maaaring alagaan o palakihin sa fish pond o palaisdaan, fish cage o kulungang lambat, at fish pen. Ang production stages ng bangus ay nagsisimula sa hatchery mula 1 hanggang 21 araw, larvae to fry, nursery 45 hanggang 60 araw, at grow out 4 hanggang 5 buwan. Ito ay inaalagaan sa matyaga at tamang pamamaraan ng pagpapakain at pagmamatsyag ng physicochemical parameters upang makamit ang mataas na kita. Tandaan po natin ang mga sumusunod na paalala. Ang batas na nakapaloob sa Fisheries Administrative Order Series of 1980 ay nagbabawal sa pagkuha, paghuli, pagbenta, pagproseso at pagtransport ng sabalo or mother bangus. Dagdagan ng kaalaman para sa mafaraming ani at kita. Alam nyo ba na ang milkfish o bangus ay tinaguriang pambansang isda ng Pilipinas? Isa ito sa mga itinuturing na pinakamasarap at pinakapaboritong isda dahil sa taglay nitong malinamnam na lasa. Bukod dito, ito ay mayaman sa protina at iba pa na mainam para sa ating katawan.
Ang bangus ay may scientific name na Chanos chanos at nag-iisang uri ng isda sa kanyang kinabibilangang pamilya na tinatawag na Chanidae. Ito ay uri ng isda na filter, benthic, surface, daytime feeders na umaabot sa habang 1.8 metro at bigat na 14 na kilo sa loob ng 15 taon. Ang bangus ay maaaring mabuhay sa tubig alat, marine water, tubsing, brackish water o tubig tabang, fresh water, sa pagitan ng 0 hanggang 60 ppt parts per thousand na salinity. Ano-ano nga ba ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng bangus? Ang bangus ay maaaring alagaan o palakihin sa fish pond o palaisdaan, fish cage o kulungang lambat, at fish pen. Ang production stages ng bangus ay nagsisimula sa hatchery mula 1 hanggang 21 araw, larvae to fry, nursery 45 hanggang 60 araw, at grow out 4 hanggang 5 buwan. Ito ay inaalagaan sa matyaga at tamang pamamaraan ng pagpapakain at pagmamatsyag ng physicochemical parameters upang makamit ang mataas na kita. Tandaan po natin ang mga sumusunod na paalala. Ang batas na nakapaloob sa Fisheries Administrative Order Series of 1980 ay nagbabawal sa pagkuha, paghuli, pagbenta, pagproseso at pagtransport ng sabalo or mother bangus. Dagdagan ng kaalaman para sa mafaraming ani at kita. Para sa ating mga balita mula sa Maguindanao, si Bay Gyaharina Andil mag-uulat. Lubos ang tuwang naramdaman ng 143 agrarian reform beneficiaries sa probinsya ang nakatanggap ng kanilang owner's duplicate copies ng Emancipation Patent o EP Certificate of Land Ownership Awards o CLOA mula sa MAFAR Maguindanao sa paglunsad ng MAFAR to Door program noong February 27 to 28. Ito ay inisyatiba ng MAFAR sa pagtataguyod ng pantay na pamamahagi ng lupa at tenorial security sa rehiyon ng Bangsamoro. Ito ay batay sa Administrative Order No. 5 Series of 2019 ng Department of Agrarian Reform, Amendment to Administrative Order No. 7 Sierre 2011 na pinamagatang Revised Rules and Procedures Governing the Acquisitions and Distributions of Private Agricultural Lands under Republic Act RA No. 6657 as amended. Ito ay nagpapahayag na ang lahat ng owner's duplicate certificates ng mga titulo ng EP o CLOA ay dapat ipamahagi sa agrarian beneficiaries. May 65 na titulo ng lupa na may kabuoang sukat na 168.989 hektarya ang ibinigay sa mga arbo sa Barangay Kabingi at Salbo, Dato Saudi, Ampatuan, habang 10 titulo ng lupa ang natanggap ng arbo mula sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur na may kabuoang sukat ng 13.2051 hektarya. Ang aming pasasalamat sa BARM, sa MAFAR po, dahil po sa inyo, yung mga lupa po ng aming mga ninuno ay muling na ibalik po sa amin. Hindi man po ganap pa na original yung nahawakan namin na titulo, pero laking pasalamat po talaga namin. Ito po ay labis na magkakatulong sa amin upang maiwasan po dito yung hindi pagkakaunawaan, kasi nga ang bawat family ay hawak na niya po ang kanyang title, so malabo na po mangyari yung hindi pagkakaunawaan. Ang natitirang mga titulo ng lupa ay nakatakdang ipapamahagi sa munisipalidad ng Talayan, Ampatuan, Sultan Kudarat, Dato Angal Mittimbang at Dato Abdullah Sangki sa mga susunod na araw. Sa mensaheng ibinahagi ni Director Maulana, kanyang sinabi ng aktibidad ay batay sa direktiba ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister at Minister Yakob na ilapit ang gobyerno sa komunidad at sa mga mamamayang Bangsamoro na ginagabayan ng moral governance. Ayon kay Chief of Agrarian Reform, Kalujag, ang intervensyon ng MAFAR ay hindi nagtatapos sa pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo. Sa katunayan, ang ministeryo ay magbibigay ng mga programa at higit na suporta sa kanilang kabuhayan, partikular sa agrikultura
kultura at panistaan. Program dito na sa pamimigay po ng mga titulo sa mga ating mga magsasaka dito sa Dato Saudi Ampatuan. Meron tayong na turnover na titulo dito. Meron 65 titles with a total of 168 hectares doon po sa Barangay Kibingi and of course Barangay Salbo. Sa base na din sa directive ng ating Chief Minister na palagi niya sinasabi na let us bring this government more closer to the people, more closer to the community and of course guided by moral governance. Hindi din natatapos dito yung programa natin dahil after mabigay yung titulo sa kanila ay bibigyan naman natin sila ng kaukulang support para mapalago pa nila yung kanilang mga lupa. Ang mga benepisyaryo ng nasabing lupa ay nagpapasalamat sa MAFAR sa pagtulong sa kanila na mapadali ang legal na paghahati ng mga titulo ng lupa at higit na mahalaga ang pagbibigay sa kanila ng orihinal na CLOA. Ang paggawad ng mga titulo ng lupa na ito ay isang magandang pamana ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim at MAFAR Minister Dr. Muhammad Yacoob, MAFAR Raming Ani at Kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Maguindanao, Baygiharina Andil, Tag-uulan. Mula naman sa Lanao del Sur, Nor Fatma Abdul Jalil, mag-uulat. Pinangunahan ni Chief Aquaculturist Alnizar Di Maboro kasama ang MAFAR Municipal Office ng Puona Bayabaw ang training na Fish Fan Construction and Traditional Feeds Formulation nitong unang araw ng Marso sa Puona Bayabaw, Lanao del Sur. Kasama din sa dumalo ay si Abdul Halim Gunda bilang resource person ng nasabing aktibidad. Aktibo namang sinalihan ng mga kalahok ng mga miyembro ng Puona Bayabaw Agricultural and Fisheries Livelihood Association. Ayon kay Chief Alnizar Di Maboro, ang training ay naglalayong matulungan ang mga kalahok upang sila ay maging produktibo. Ininganyo din niya ang mga kalahok na gamitin ang kanilang mga natutunan upang maging inventive sa hinaharap. Mafaramingan niya at kita, Serbisyong Bangsamoro, mula sa MAFAR Lanao del Sur, Nor Fatma Abdul Jalil, nag-uulat. Mula naman sa Basilan, Wahba Lipae, mag-uulat. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Basilan sa pangungunan ni Provincial Director Tuhani Moats A. Junuban, MPAJD, nagsagawa ng Fisheries Feeds Distribution sa ilalim ng Fisheries Division sa pangungunan ni Chief of Aquaculturist Abdurasul Sarail na may suporta sa validation ng Farm Worker at OIC MMOs noong February 27 taong kasalukuyan sa Santa Clara, Lamitan City. Nagbigay ng mensahe si Director Tuhani Moats A. Junuban sa mga mandato ng pagpapaunlad ng aquatic at fisheries sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao kabilang ang mission at pananaw ng MAFAR. Ang punong aquaculturist Abdurasul Sarail ay naghatid ng pangkalahatang ideya na mensahe kabilang ang pagpapakilala ng mga kawani at ang pagpapatupad ng mga aktibidad at responsibilidad ng ministry sa pangisda para sa bawat beneficiaryo ang mga kalamangan at kakahainan ng labis na pagpapakain at pag-aalaga ng mga pangisdaan sa tubig at dagat. Ang Maluso ay isang sentro ng Western Municipalities, ang isa sa mga pinakasikat na lugar sa pamilihan at mga target na lugar para sa pagbebenta ng isda. Anya, ang BTT trainer na si Abdullah Harudain nagpaalala tungkol sa mga mensahe ng al-amana at mas-uliya ng moral ng pamamahala at mga responsibilidad para sa lahat. Kabilang ang pamumuno sa mga MMO at manggagawang bukid at karapat-dapat na beneficiaryo na nakatanggap ng bids humigit kumulang 70 katao. Meron ding 10 cooler box at 10 digital weighting scales at 300 sako ng pagkain ang kabuuan na naibigay. Higit pa rito, ang Maluso Association ay nakatanggap ng kabuuang 10 mesa. Ito ay makikita sa exhibit sa bagong istruktura ng Maluso Public Market. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Basilan, Wahba Ilepay, nag-uulat. Mula naman sa probinsya ng Sulu, Ms. Seredan Peralta de Hagan, mag-uulat. Ang MAFAR Sulu
Sa ilalim ng pamumuno ng Provincial Director Engineer Alpiu Iribani, dumalo at nakibahagi sa dalawang araw na karaban na aktibidad noong 27 at 28 ng Pebrero taong kasalukuyan na may temang paluhayunin kahalan hapagkawa simpanyap kalalakihan, halaom sindwa adlaw pakarajaan na hula parang kalasahan. Ang karaban na aktibidad ay isinagawa at pinangungunahan ng parang municipal government. Sa pamamagitan nito, pinapahalagahan ang mga pangangailangan ng bawat tao sa parang Sulu. Ang Mafar Municipal Staff ng parang pinangungunahan ng OICMMO, Al-Bashir H. Uddin, ARPT Anamay Sarahadil at Fisheries Farm Worker Evangeline Martinez Pabre Jurkarnain, ipinakita nila ang mga serbisyong inaalok tulad ng pamimigay ng iba't ibang klase ng buto ng gulay, pagkuha ng lisensyang tulad ng fish worker's license at commercial fishing vessels and gear para sa pulilo at basnig at RSBSA profiling para sa mga magsasaka at mangingisda. Maparaming ani at kita sa Bisyong Bank sa Moro mula po sa probinsya ng Sulu, Sheridan Peralta Dihagan, nag-uulat. Para naman sa ating mga balita mula sa Tawi-Tawi, William Usman Jr. mag-uulat. Pinangunahan ni Mafar Tawi-Tawi Provincial Director Dr. Idris Nami ang pamamahagi ng iba't ibang agri-fishery inputs sa 11 acting Mafar Municipal Officers noong February 27, taong kasalukuyan sa Mafar Provincial Office. Ang pamimigay ng interventions ay naglalayong tulungan ng mga magsasaka na mapabuti ang kanilang kolektibidad sa pamamagitan ng pagpapabilis ng pagsasaka at pagpapababa ng kanilang mga gastos para sa produksyon at mga kagamitan sa pagsasaka. Ang mga ito ay upang palakasin ang pagpapatupad at pagsasanay ng organikong agrikultura at layunin na itaas ang kalaman tungkol sa produksyon at pagkonsumo ng ligtas at malusog na pagkain. Bilang karagdagan ng mga fishery inputs ay naglalayon na tulungan ng mga mangingisda na mapakinabangan ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng pagpapablis ng kanilang pagsasaka ng mga seaweeds, pagpapababa ng kanilang mga gastos sa pagbili ng mga kagamitan sa produksyon at pagkaroon ng access sa mas maraming kagamitan sa pangisdaan. Ang pamamagi ng Agri-Farm Inputs ay sinagawa kasama si Chief Agriculturist Dr. Ida Jumli, Supervising Agriculturist Al-Rashid Abdul, Senior Agriculturist Hajajay Nabawali at Senior Agriculturist Bensaik Nimandong. Para naman sa Fishery Inputs, pinangunahan ni Chief Aquaculturist Muin Noor, Supervising Aquaculturist Rudy Canizares at Senior Aquaculturist Irum Mualil kasamang kanatawan mula sa opisina ng State Auditor na si Lolita Juwak. Ibinigay nila sa 11 OICMMOs para sa epektibong pamamahagi sa mga target na agri-fishery farmers ng kanilang mga itinalagang munisipalidad at ilang beneficiaries ang dumalo sa pamamahagi upang tumanggap ng mga input at personal na nagpasalamat sa Mafar Farm sa kanilang napakalaga at patuloy na suporta sa mga magsasaka ng agri-fishery. May kabuwang 12 set ng marine gill nets, 10 unit ng CC nets, 10 units ng BB net, 10 poly nets, 10 weighing scales, 10 cold storage boxes, at 10 fish bending set para sa fishery inputs, 600 rolls ng barbed wire, 10,000 mango seedlings, 3,000 lanzones seedlings, at assorted organic vegetable seeds ang ipinamahagi sa 11 Mafar Municipal Officers. Kumbinsido si Director Nami na ang mga input na ito ay tutuparin ang misyon at maabot ang bawat kumpirmadong magsasaka ng agri at fishery sa tulong ng kanyang mga MMO. Inirekomenda din niya na unahin ang mga intervensyon na ito upang matulungan ang lahat sa kanilang mga sakahan. Maparaming ani at kita, Serbisyong Bank sa Moro mula po sa probinsya ng Tawi-Tawi, William Usman Jr., nag-uulat. Yun po ang kabuuan ng ating mga balita mula sa Provincial Office. Magbabalik po kami para sa ating talakayan pagkalipas lang ng ilang paalaala. Assalamualaikum kamafamilya. Ako po si Harisa, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nagbabalik ko pang ibahagi ang isang katanungan mula sa isa nating kababayan. Narito ang kanyang tanong via text. Salambay, ako po si Noraida. Anong dokumento ang magpapakita na ang ARV ay may-ari na ng iginawad na lupa? Sukran. Sukran po sa inyong katanungan at bilang tugon,
ang mga dokumentong magpapakita na ang ARB o Agrarian Reform Beneficiary ay may-ari ng iginawad na lupa ay ang mga sumusunod. Ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA, ang pruweba kung ang lupain ay sumailalim sa Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program Law. At ang dokumentong Emancipation Patent o EP naman, kung ang lupain ay sumailalim sa Presidential Decree No. 27 o Decreeing the Emancipation of the Tenant from the Bondage of the Soil, Transferring to them the Ownership of the Land, they chill and providing the instruments and mechanism therefor. Kung ang dokumento ay iginawad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang tawag dito ay free patent. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0905-937-0728. Maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Farm sa inyong lugar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po ulit sa ating mga tagapakinig. At ngayong hapon po, alinsunod sa pagdiriwang ng Bangsamoro History Month, makakasama po natin ngayon ang Peace Program Officer 5 Designate na mula po sa Division ng Peace Education from the Ministry of Public Order and Safety or MPOSBARM. Walang iba po kundi si Miss Janine Gamo. Ma'am, good morning po and assalamu alaikum. Walaikum salam. So, bago po tayo dadako sa usaping Bangsamoro History Month, bilang bago po ito sa pandinig ng ating mga Bangsamoro farmers, fisherfolk, and agrarian reform beneficiaries, ma'am, maaari po ba kami makahingi ng backgrounder kung ano po ba ang mandate o function nitong MPOS bilang leading agency po nitong celebration ng Bangsamoro History Month? Yes po. Good morning po ulit, ma'am. Good morning sa ating mga tagapakinig. Ang Ministry of Public Order and Safety ay mandated to for the public safety of the region. And kasali din po sa mandato ng public order and safety is to perform functions relating to peace building, reconciliation, and unification. At ito po yung dahilan kung bakit sa proclamation ng ating Chief Minister noong 2021, ang Ministry of Public Order and Safety being mandated for peacebuilding programs ang magli-lead ng Bangsamoro History Month. So itong Bangsamoro History Month, is kailan ito siya na proclaim? Noong March 8 ng 2021, nag-release po ng proclamation ang ating butihing Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na i-declare ang month of March and the year after as Bangsamoro History Month, kung saan pinapahalagahan natin yung mga significant events and occasions na nangyari sa kasaysayan ng Bangsamoro sa iba't ibang taon at pagkakataon na nangyari sa history ng Bangsamoro in our pursuit for peace and self-determination. So, ano-ano po ba yung mga programs na nakalaan po bilang celebration nitong Bangsamoro History Month for the year 2023, ma'am? Yes po. Kahit po sa proclamation ang nakalagay, ang MPOS ang magli-lead, kami lang po yung mag-spearhead. Activity po ito, programa po ito ng buong Bangsamoro government. And that is why meron din pong mga inihandang mga kanya-kanyang activities ang iba't ibang mga ministries, offices, and agencies ng Bangsamoro government. Sa aming mga meetings and pag-consolidate, may mga regular na mga radio programs katulad nitong ginagawa natin ngayon. So, meron ang MAFAR, ang MSSD, ang Bangsamoro Youth Commission, Bangsamoro Women Commission, ang MHSD, at iba pang mga ministries, offices, agencies na mga radio programs and mga ganitong klaseng programa para mas lalong ma-promote
yung Bangsamoro History Month at meron din silang mga kanya-kanyang mga activities katulad po ng Bangsamoro Commission on Cultural Preservation and Heritage. Meron po silang hinandang essay writing contest about Bangsamoro History Month, and with the advent also of social media, meron silang minodify nila na merong pa TikTok contest but related to Bangsamoro history. Yes po. Ang Ministry of Public Order and Safety naman po, meron kaming tagisan ng talino. Ito ay sa March 16 sa Alnor, kung saan about history din ng Bangsamoro, yung itatampok namin ng mga question, mga katanungan para sa quiz bee na ito. Nagawa na namin to last year at gagawin namin ulit ngayong year. Marami din, mag-visit po tayo sa Corregidor Island kung saan nangyari ang Jabida Massacre, isa sa mga talagang nag-spark ng modern Moro Rebellion nung ditong panahon. The reason why there's MIM, BMLO, MNLF, and later on MILF, yun talaga yung nag-spark nung ating kamalayan, yung ating consciousness. Ayun. At marami pa kaming mga inihandang activities. Peace Forum, ganun. Yes po. Dito rin po sa Cotabato City. Last year, ginanap namin sa SKCC. So baka ngayong year, sa SKCC, Sharif Kabunsuan Cultural Complex. Ganun. At dahil ang Bangsamoro History Month ay merong parte doon na papasok na yung Ramadan, meron kaming mga inihandang activities. Pero lahat ng ito may kinalaman sa Bangsamoro History Month. Yun sa Peace Forum, yun ma'am, no? Sino-sino pa yung mga participants na dadalo dyan sa nasabing Peace Forum po? Basically, ang participants namin simula nung ginawa namin ito ay dahil ang month of March ay Women's Month din. So, mga kabataang kababaihan. Yeah. So, parang time nila yon sa month of March to talk about prospects of peace, participation of women, young women in the peace process, mga ganun. Kung saan nag-i-invite po kami ng mga motivational speakers, someone, mga leaders natin dito sa Bangsamoro government na mai-inspire yung mga kabataang kababaihan to work for peace. Yeah, katulad ni Attorney Raisa Jajuri. Nandun siya dati. Yes po. So, sa tingin niyo po, ano po itong kahalagahan ng celebration ng Bangsamoro History Month? Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan ngayon kasi sila po yung kailangan nating i-aware kung ano ba yung nangyari noon na kailangan nilang malaman. So, ano po yung kahalagahan nito, ma'am? Yes. Ang unang-una, nakita natin na mahalaga na merong ganitong klaseng proklamasyon mula sa ating Chief Minister dahil based on our experience, example ako, natutunan ko lang yung history ng Bangsamoro when I was in college and sa pilitan pa dahil isang 3-unit course sa Mindanao State University. Pero yung iba, walang opportunity na malaman sa mga formal education dahil hindi tinuturo sa klase. So, karamihan sa atin, dahil kahit tayo ay Bangsamoro, hindi natin alam yung history ng Bangsamoro. Ayun. Lalo na sa mga elementary, sa high school. But ngayon, maraming mga interventions, ang MPHTE, para talagang maipasok ito sa curriculum. So, tayong mga kaedad natin, hanggang yung mga nauna na sa atin, kung hindi lang dahil kurso natin or 3-unit course siya, hindi natin malalaman yung history ganun. So nakita natin yun na isa sa mga significance, yeah, 'di ba? Kasi yung mga kabataan hindi naman sa pagano, pero maalala ninyo yung issue on yung Gumburza. Tapos iba yung 'di ba? So yung mga ganun. So ganun din tayo sa Bangsamoro, baka later on yung mga younger generation pangalan kung sino yung mga heroes natin sa Bangsamoro o sino yung mga leaders natin sa Bangsamoro, hindi nila alam. Kailan nangyari ito? Bakit ginagawa ito? Mga ganon. So, mahalaga siya na maging part siya ng education. Yeah. Sa ano ni ma'am, sa inyong pagkakaalam, wala bang ang MHS, yung basic
sa education sa MBHC, MBHC. Marami. In fact, we found out mga 2 weeks ago na meron silang mga initiatives to talagang inipon nilang mga historians, and very best part din ay kung tayo yung magsusulat ng history, kaya in-include yung in-engage nila yung mga historians talaga na Bangsamoro to write, at ito yung magiging kasali doon sa curriculum. And no other than our minister ng MBHDE ay kilala natin na isang batikan na na writer, na historian, na tinago sa pangalang Sala Jubar, 'di ba? So mga ganun. So yun yung mga gusto natin. Possible ba, ma'am, na masali ang Bangsamoro History Month sa curriculum ng education? Sa tingin ng EMPOS ba? Siyempre, kayo po yung for the peace and development na. Yeah. So, possible ba na? Yes po. At mas magiging possible po kung, very confident tayo dahil nandyan ang MBHDE. Yung sa amin naman po ay popularization lang nung sa mga communities. Kaya, mga ganitong mga opportunities ay ginagrab namin para kahit wala sa school, katulad ni Nina Bapa na nakikinig sa atin ngayon, ay kahit paano magkaroon ng consciousness na merong Bangsamoro History Month. Actually, ma'am, ano lang to, parang pauna lang or inaalala lang natin siya sa month of March. Pero marami ding nangyari ng mga significant events sa history ng Bangsamoro na hindi March. It's just parang may something sa March na ang daming nangyari. Pag March, daming nangyari sa history ng Bangsamoro. Isa sa mga dahilan bakit March, majority sa yes history po. Nangyari yes sa po. March. Sige po, example po, yung Budaho Massacre, mm-hmm. During the Moro-American War, one of the early part ng Moro-American War kung saan accordingly, nasa 600 to 900 ang na-massacre during Budaho Massacre nung time ng mga Americans. Ito ay sa Sulu. Sa buwan ng March, March 6 to 7. Imagine, for 3 days. At ang kalakihan for 3 consecutive days, ang pinaka-peak ng battle is nung March 6. Yeah. Kaya nung March 6 din, tayo nag-kick off ng Bangsamoro History Month dito sa OCM grounds nung Monday. Yes po yun. Isa pa lang yun, Budaho Massacre. Pangalawa, nangyari din po yung Jabida Massacre, yung kanina po na na-mention ko, March 18. Yun. Kung saan yung mga kapatid nating mga Tausug at Sama ay minassacre at that time sa Corregidor. Ayun. Yung details nung history na ito, mababasa po natin may mga accounts po sa internet, mababasa po natin, and yung mga reliable na mga resources, mga reading materials, kung bakit at kailan at paano sila pinatay. Na nag-raise ng consciousness ng mga Moro na for our quest to self-determination. Ayun. March 18 din po, sa ibang year, nagkaroon ng Dansalan Declaration kung saan ang mga leaders ng Lanao del Sur at that time ay gumawa ng letter appealing to the then US President at that time na huwag niyo kaming isali sa Pilipinas kasi hindi kami kasali sa Pilipinas. Ganon. Yeah. So yun ang Dansalan Declaration. Yeah, yun ang Dansalan Declaration. Yes po. March 18 din po yun. Yun. Tapos pag-declare ng then President Joseph Estrada ng All Out War March 21. Ayun. Kung saan isa sa mga madugong battle sa history ng MILF yung nangyari sa Camp Abubakar during All Out War, kung saan ang dami sa mga forefathers natin, mga families natin, mga grandfathers natin, grandmothers, na kung hindi man namatay yung iba, lubos na naghirap during All Out War. Ayun. Aside sa may mga nangyari na mga masasakit, massacre, mga Jabida Massacre, Budaho Massacre, All Out War, ganun. Dansalan Declaration, maganda yon dahil may dokumento na nagsasabi, hindi pala talaga kami parte ng Pilipinas at that time.
And noong March 27, na-signan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. So, yun ang pinaka-peak nung kwan natin. Yeah, from the masakit na part, nandito na yung bunga niya. Yeah, sa March 27 yun. And then, isa ding maganda is noong March 29, unang na-inaugurate ang Bangsamoro, ang BARM, at ang first inaugural session ng Bangsamoro Transition Authority nung time ni then President Duterte, ganun. So maganda din 'yon dahil para sa atin isang malaking mahalagang pangyayari sa peace process ay yung pag-establish mismo ng Bangsamoro government, kung saan nagkaroon tayo ng Bangsamoro Transition Authority, kung saan nagkaroon tayo ng parliamentary form nitong autonomous regional government. So kung ano yung meron tayo ngayon, yung bunga niya. So, hindi lang naman masasakit, mga kataksilan, mga marubdob na kaganapan, kundi meron din magagandang nangyari sa buwan ng Mars. So, pero kung susumatutalin natin ito lahat, ito ay shared experience ng bawat Bangsamoro. Kawalan, masakit, kataksilan, paghihirap, at meron din naman tayong mga successes. Hindi naman lahat ay puro paghihirap. Kahit pamaano, meron tayong mga milestones, meron tayong mga small wins na talagang maituturin natin na ano din yun, ng highlights pa rin yun ng history ng Bangsamoro. So, balikan natin yung celebration, ma'am, no, sa Bangsamoro history. So, ano yung magiging participation ng ating mga kabangsamoro farmers, fisherfolk, and agrarian reform beneficiary bilang sila yung nasa community? At siguro ang mahihingi natin sa kanila ay tulong. Dahil si Babu at Bapa ay for sure meron silang mga karanasan nung mga panahon na sinabi ko. Kung hindi man nung Moro American War, yung ibang mga nabanggit ko, for sure meron silang narinig, meron silang experience. Baka pwedeng makahingi kami ng tulong na ito po ay patuloy na isalaysay, ikwento sa kanilang mga anak, mga apo, para ma-recognize po ng ating mga anak at mga apo yung significance nung History Month at yung significance nung bakit gusto nating makamit yung kapayapaan at yung ating right to self-determination, na while ang ating mga trabaho ay tayo ay nagsasaka, tayo ay nagpa-farm, tayo ay nangingisda, there is a larger objective doon sa ginagawa natin. Ito ay yung ating right to self-determination. At hindi yun nagtatapos sa pag-establish ng BARM. Hindi yun magtatapos sa March 29 ng History Month. Kundi hanggang ngayon, nagsistruggle pa rin tayo. Patuloy pa rin natin itong ginagawa. At sana, malaki yung mai-contribute ng ating mga babu at bapa na nakikinig ngayon. So, ayun po. Napakaganda po nung sinabi ni Ma'am, no, hinihikayat natin ang ating mga kabangsamoro farmers, fisherfolk, and agrarian reform beneficiaries sa ating sa Kilababu at Bapa na makibahagi sa ating celebration ng Bangsamoro History Month nitong buwan ng Marso. So panghuli na lang po, Ma'am, no, ano yung gusto mong iparating sa ating mga listeners bilang ahensya po mula sa Ministry of Public Order and Safety? Baka meron kayong gustong iparating na hindi natin napag-usapan, pwede niyo po ang ibigay. Ayun po. Una-una, nagpapasalamat po kami sa MAFAR, sa Ministry of Agriculture, Fisheries, and Agrarian Reform. O, diba? Memorize ko. Nakatama ako. So, ayun, nagpapasalamat kami dahil isa sa kanilang segment dito sa kanilang programa ay para talakayin yung Bangsamoro History Month. Malaking bagay po yun sa amin. Kaya kahit busy kami, ay talagang pinaunlakan namin itong imbitasyon na ito dahil dito lang kami makakatulong sa pagpapopularize, pagpopromote nitong Bangsamoro History Month. Hindi po kami pwedeng magkwento anong nangyari sa Jabina Massacre or anong nangyari nung All Out War dahil hindi pa po tayo ganun. Nung wala pa tayo nung time na yun at higit na wala tayo doon sa time na yun at yun, doon kami nagpapasalamat dahil iba yung tinatahak natin ngayon na struggle. At imagine kung nandun tayo nung mga time na yon. Sobrang hirap. So, para sa amin, kami sa Ministry of Public Order and Safety, ito yung struggle namin. Paano ma-promote itong sinasabi nating Bangsamoro History Month. Kahit man lang mag-raise ng consciousness doon sa bawat, kahit kabataang Bangsamoro or mga tagapakinig na magbigay aral sa atin na yung Bangsamoro History Month ay isang shared experience ng bawat Bangsamoro
na hindi lahat sakit, kundi kapag tayo ay nagsama-sama, katulad sa kung paano tayo umabot sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro, paano na-establish ang Bangsamoro government, kung paano tayo nagtutulungan, nagsusuportahan, malaking bagay na makakamit natin kung ano yung ating hinahangad. Nasaktan man tayo, nawalan man tayo ng mga mahal sa buhay, pag patuloy natin gagawin, nandun tayo sa aligned yung ating yung ating kagustuhan, at hindi tayo magsusurrender, dahil kung titingnan mo panahon pa ng Amerikano hanggang sa nung time nung, 'di ba, so hanggang ngayon, kung hindi tayo susurrender, makakamit natin yung gusto nating kapayapaan at yung ating right to self-determination. Ang dami kong sinabi. Ayan po, maraming salamat, Ma'am Janine, sa napakalagang mensahe po na naiparating natin kila Babu at Bapa. Ang usaping Bangsamoro history man po ay hindi bago sa kanila, kundi tayo po ay kumukuha ng mga knowledge sa kanila. Dahil tayo ay bilang nasa bagong generation po, marami po tayong matutunan sa kila Babu at Bapa. At siyempre po, maraming salamat din, Ma'am, sa inyong pagbahagi na inyong oras. Itulay po ay patunay na hindi lamang agriculture, fisheries, and agrarian reform ang pinag-uusapan natin dito. Gusto rin natin iparating kila Babu at Bapa kung ano yung nangyayari noon, na kung saan nagbunga ng kung anong meron tayo ngayon na tinatamasa dito sa Bangsamoro region. So dito po, nagtatapos ang ating talakayan. Muli, maraming salamat, Ma'am. Tayo po ay magbabalik para sa ating price monitoring pagkalipas lamang nito. Ang pagpunla ng dekalidad na binhi sa tamang dami ang susi sa masaganang ani. Kaakibat nito, ang tamang paghahanda ng lupa, pagpapatubo, pagpupunla, pagtatanim, pag-aabono at pag-aani. Ugaliing magkaroon ng tamang kaalaman sa pagtatanim. Ang mensaheng ito ay mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ng himpilang ito. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Para po sa ating pagsubaybay sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa linggong ito na nakalap mula sa Old Market, dakuan po natin ang presyo ng ating mga bigas. Ang jasmine po ay 44 pesos per kilo na natili sa kanyang presyo. Best rice or Princess Bea, 43 nung nakaraan, 45 na po siya ngayon. Sinandomeng, 42 nung nakaraan, 43 po ngayon. Seven Tanner, 38 nung nakaraan, 41 po ngayon. Medyo malaki ang itinaas. Ang Masipag po ay 38 nung nakaraan, 41 ngayon. M1, 38 nung nakaraan, 40 na ngayon. Ang ating Malagkit na Itim, 100 per kilo na natili sa kanyang presyo na 100. Ang Puti naman po ay 60. Pareho pa rin po ang presyo. Sa atin naman po ang mga peskong isda, ang bangus po ay 220 ang kilo. Ang tilapia ay 200 per kilo yung maliliit. Ang barilis na natili sa kanyang presyo na 280. Ang galunggong, 200 nung nakaraan. Aba, ang laki ng tinaas, 240 na ngayon. Ang barilison, 200 nung nakaraan, ngayon 280. At ang ating tayang naman ay 200 na natili sa kanyang presyo. Ang pusit, 260 nung nakaraan, 240 siya ngayon. Ang ating matangbaka, 250 nung nakaraan, 200 ngayon. Ang ating naman pong mga dried fish o mga tuyo, ang dilis na maliliit ay nung nakaraan, 600. Ngayon po ay 800 na per kilo. Ang katambak, 500 nung nakaraan, 400 na po siya ngayon. Ang tamba naman ay 200 na natili sa kanyang presyo. Ang pangus na tilapia, 30 per kilo. Ang pangus na aluan, 250 per kilo. Pareho pa rin po ang presyo. Sa atin man pong livestock,
Ang baka na laman, 370, walang pinagbago. Baka ribs, 260, bumaba ng 10 pesos, 260 po ngayon ang kilo. Ang kambing, 550 na napili sa kanyang kilo. Ang chicken, 200 per kilo. Ang native na chicken, 200 po nung nakaraan, 300 na po siya ngayon. Sa atin naman pong mga itlog, ang jumbo size, 250 noong nakaraan, 260 bawat linggo po ay tumataas ang itlog. Ang XL po ay 240 noong nakaraan, 250 na po ngayon. Ang large ay 230, 240 na po ngayon. Medium, 225 noong nakaraan, 230 po siya ngayon. Ang small naman po ay nanatili sa kanyang presyo na 190. At ang salted egg, 420, nung nakaraan, 440 ang per tray po nito. Ang atin naman pong mga gulay, ang kamatis, nung nakaraan, 80 po per kilo. Ngayon po ay medyo pumaba, naging 70 na lamang. Ang sibuyas na nung nakaraan ay 350, na mayagpag sa kanyang presyo na 350. Ngayon po ay 200 na lang. Sibuyas dahon, yung tingi, 20 per tingi, ang bundle na malalaki ay 200. Ang bawang po, 140 nung nakaraan, 120 ngayon. Ang luya naman po ay 150 nung nakaraan, 120 naman po ngayon. Ang kalamansi, 80 nung nakaraan, 70 po ngayon. Talong, 40 nung nakaraan, medyo mahal siya, 60 to 70 ang per kilo. Ang ampalaya po ay medyo tumaas ang presyo sa 40 noong nakaraan, ngayon po ay 80 to 100 per kilo. Ang pipino po natin, 80 noong nakaraan, 40 na lamang po ngayon. Ang repolyo, 80 noong nakaraan, 70 po ngayon. Ang carrots, 140 noong nakaraan. Aba, malaki ang ibinaba, 80 na lang siya ngayon. Ang talbos ng kamote na natili sa kanyang 10 piso per tingi. Ang kangkong ganun din, 10 piso. Sili green, 80 po per kilo, ngayon po ay 100. Ang okra, 15 per maliit na tingi na tali. Ang pechay, 15 nung nakaraan, 20 na ngayon. Ang niyog na buo, 20 per kilo. Ang niyog na kinudkod, 40 per kilo. Yan po ang kabuuan ng ating bantay presyo sa linggong ito. Katuwang po ang ating walang pagod na kapartner sa paghanap ng mga data, ang ating partner na si Teng Lipoles. Ito po ang inyong lingkod, Connie Canlas, nag-uulat. Ang kambing ay isa sa mga hayop na matalino at mapagkukunan pa na mabubuting uri ng gatas at karne. Para sa wastong pangangalaga ng kambing, maglagay ng tamang pakainan ng damo sa gilid o dingding ng pabahay. Kailangan na may malinis at tamang painuman ng mga kambing para naman sa asin, nakakatulong ito sa mga kambing bilang pampagana nila sa pagkain o appetizer. Tunawin at ihalo ito sa kanilang inumin. Importante ang paglilipat ng kambing sa pastulan. Sa paraang ito ay mas nakakagalaw sila ng maayos at nakakalanghap ng sariwang hangin. Makakakain rin sila ng mga preskong damo at halaman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Mafar Farm sa inyong mga lugar. At dito po nagtatapos ang ating programa sa hapong ito. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga tagapakinig at masugid na manunood sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa. At siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa buong pamunuan ng MAFAR sa panguna ng ating butihing minister, Dr. Muhammad S. Yacob, sa ating mga DGs, directors, division chiefs at sa lahat po ng mga kawani mula sa iba't ibang services ng MAFAR sa patuloy na suportang binibigay sa ating programa upang maiparating sa ating mga partners ang mga impormasyong kinakailangan nilang malaman. At siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa team ng ICTS sa pangunguna ni Engineer Musripa M. Mago, sa ating mga reporters mula sa region at provincial offices, sa ating mga cameraman, reporters, editors, maraming salamat. Muli, ako po si Naima Mamisel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.